that, incoming second year high school under home study, Rita Iringan, with her mom, Rosana Iringan. Incoming, si Mami Rosana and si Mami Osang. Yes, and si Tito. Paano, bakit nyo naisipan na maging option para sa inyo yung homeschooling? We decided na mag-home study na siya. Kasi nung lumalaban pa siya sa Popstar, lagi siyang natatawag for absences. Yung absenteeism niya, yun yung parang kasi honor student siya. So nahihila dahil kaka-absent. Oo, so sabi nakaka-affect po yung academics dahil sa absences niya. Nabawasan yung tension, yung pressures, kasi minsan may schedules tapos sasabihin niya, ma, kailangan pumasok umaga-maga kasi may quiz ako, may recitation. Yes. So naghahabol siya lagi. Not like kung naka-home study siya, at least once, twice or thrice a week, pwede siya pumasok. Opo, kailangan. Ayaw nga. Bakit kailangan niya pumasok 3 times a week? Ano yan? It's a must. Kasi pag, pag may quiz, talagang kailangan pong pumasok sa class. Pero ako po kasi kapag, kung may schedule po talaga ako, at kung wala naman po akong ginagawa. Pupunta ka na sa school. Opo. Rita? Ako po, wala po akong tutor. Ganun din po kung matapos ko na lang siya. Pero minsan po, At tanongin natin si Mami Osa. Medyo mas mataas po yung home study. By how much? Sa school niya, double eh. Double ng school? Uh-huh. Pero kung ikaw-compare, pareho rin. Kasi you don't have to go there every day. Transpo, yung baon. Yes. Hindi siya kailangan mag-uniform. Pwede siya naka-civilian sa school. So, almost, anong mas mataas again? Ang homeschooling is mas mataas? Yung tuition, mas mataas yung homes, pero kung i-compare mo yung gastos, pareho lang. Same with Rita. Yan bang pag-homeschool mo, for good na yan and for life? Eh, hindi naman po. Siguro po kasi galing po ako nung first year home study and then siguro po medyo nahihirapan pa po ako lumipat sa regular. Pero third year po, to college, regular na po gusto ko para talaga pong mas focus po talaga ako. Mm-hmm.